Magandang araw at magandang buhay mga Corp. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So nagbabalik tayo ngayon dito sa Maddie's Bike Shop para sa panibagong bike check na naman mga Corp. Ayan, so inubutan natin ang kanilang bagong stock ngayon na Pinewood Veyron. So ayan ang ating iba bike check. Buti na lang, may inubutan pa tayong stocks. Kita nyo mga Corp. Oh, ang dami nilang order. So kitang-kita nyo naman, magdi-deliver sila sa Surigao del Norte Robin. So nag-ship sila all over Philippines, so nationwide. So kung gusto nyo mag-order, message nyo lang sila sa kanilang Facebook page. Not napakarami pa nilang binibentang mountain bike dito mga Corp. Ayan, abangan nyo. Mag-window shopping tayo dito. Ayan, pero sa ngayon, ibabike check natin itong napakaganda nilang Pinewood Veyron. Ayan. So bago ko simulan ng bike check mga Corp, syempre gusto ko lang magpakilala para sa bago sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. Ayan, no? Sa ano-ano pa. Kaya ano pang hinihintay natin mga Corp? Simulan natin ang bike check nitong napakagandang Pinewood Veyron. Veyron. So ayan na mga Corp, ang ating iba bike check. Syempre ang bike na nasa harapan natin, wala yan sa gilid at wala yan sa likuran. Nasa harapan yan. Ayan, syempre sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. Palagi naman yun mga Corp. Ang timbang nitong ating mountain bike na Pinewood Veyron is 14.5 kg. Iyan, nasa tamang timbang siya para sa isang built bike. Ayan, 14 to 15 kilograms kasi ang estimated kung timbang para sa mga built bikes. Ayan. So at the same time mga Corp, ang size ng ating frame ay 29.17 inches. So 17, kung hindi ako lang kakamali, iyaan ay medium. Ayan, kita nyo mga Corp, 17 inches. Ang ganda. At syempre smooth welding. So unang tingin ko rito mga Corp kanina, pagdating ko, uy, carbon lodi. Pero hindi pala. Ayan. Maraming uod ang pagkakahinang dito. Kita nyo naman. Or welding. At syempre dito, smooth na smooth. Kita nyo naman. Para ang humimas ng hita niya. No? O, di ba? Ang sarap himasin. At syempre, ang kanyang kulay ay matte gray. Ayan. Nakikita naman natin eh, no? Pero matte gray ito mga Corp. At ito yung kakaiba sa kanyang frame. Eh ngayon lang ako nakakita ng ganito na medyo nakalubog yung dugtungan ni down tube sa ani top tube. Ito tingnan nyo, ang ganda. Nakalubog siya. Ayan o, oh, di ba? At dito, merong maliit na support para sa kanyang seat tube kasi bumaba to. Ayan, so, kasi kung walang support, mababali yan. So malamang sa lamang, solid tong support na to. Wala yung hollow sa loob or walang space kasi maliit lang siya eh. Kadalasan kasi pa-triangle. Ayan. At kung makikita natin mga Corp, meron siyang lalagyanan ng bike rack dito sa likuran pero wala siyang bridge. Don't worry, be happy dahil hindi papasa sa quality control ang frame na to kung hindi yan matibay. So matibay yan. Ayan o, titibay din yan. Triple batted 6061 aluminum frame. Ito. Ayan. So, tatlong puwet ang pwedeng umupo. So, isa rito at dalawa rito. Ayan. Yung mga bata kasi nakikita ko dito sila naka-upo. Ayan, no? At napapalitan ang ating dropout. So, kulay itim. So, bibihira ang dropout na kulay itim. Ayan. So, ang ganda nito. At syempre, meron siyang stock built-in. Kung ano man ang tawagin natin dyan. Na chain protector para sa ating chain slap. Yan. At kung titingnan natin ang chain stay niya mga Corp, may bewang. So sexy to. Ayan o. At may bridge dito. At the same time, merong lalagyanan ng kable para sa FD. So kung gusto mo maglagay ng FD para gawing 2x2 o 3x, pwedeng-pwede. Lagay ka lang ng FD na clamp type. Ayan. So, tingnan natin kung smooth internal cabling. Ayun. So, dalawa yung internal cabling. Isa rito.
at may isa sa paron. So itong kable na to is RD. Ngayon, kagaya ng sinasabi ko mga Kerp, sa mga previous video ko, kung akin lang to, kung ako bibili nito, yung kable dito mga Kerp, sa external, ipapalagay ko na kagad dito yan. Diretso kagad yan sa mekaniko. Para internal ang ating RD at ang ating hose ng ating hydraulic. So dito lumabas. Kung dito kung lalagyan natin ng kable sa internal, dito lumabas 'yan. 'Yon, no? At doon lumabas. Dito dumaan yung hose ng ating hydraulic caliper. So, 'yan yung ating frame. So, isama ko na rin ito mga Kerp. Lagyan na ng ating battle cage. Ito 'yan. So, medyo masikip lang ng konti kasi mababa ang ating top tube. At the same time, ang ating mga decals, water decals to mga Kerp, ang laki ng letter ng pine wood. Kitang-kita natin yan. Tapos water din dito sa Bayron, 29, saka ito yung triple. So, napaka-konti ng decals ng ating frame. So, sabi nga nila, minimalist. Ayan, simplicity is beauty. Hika nga nila. Oh, dito, wala sa taas oh. Wala talaga. Wala kang makikita. Ayan, warning lang. Ayan, no? At dito tayo sa head tube. Ang head tube niya is tapered. Ayan, walang daya. Kitang-kita. Natural-natural. Walang halong chemical. Pywood na logo. Tapered dyan, mga Kerp. 110 millimeter ang haba ng ating head tube. Ito yan, no? Ayan. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Tingnan muna natin kung ano yung steerer tube niya. Okay, kitang-kita. Walang daya. Tapered din ang steerer tube ng ating fork o yung suspension fork kasi wala akong nakikitang adapter. Ayan, ang ganda oh. At syempre, alloy ang ating crown. Alloy ang arc. Alloy ang lower. Na may sticker na XCM30 SR Santur panalo mga Kerp. Naka Santur ang ating suspension fork. 100 millimeter ang ating nakalimutan ko na to. Loading na naman tayo. Stanchion. Ayun. Stanchion. Siyempre, manual lockout. Yan. Medyo malambot ang ating manual lockout. Sa kabila, meron tayong preload. Yan. So, napipihit natin. Yan. Okay. Next. Uy, ang ganda mga Kerp. Meron ditong cable holder. Ayun o. May cable holder tayo para dito sa ating kable. Ayan. Para hindi siya tumama sa gulong. So, aayusin pa naman ng mekaniko yan. Just in case may bumili. Ayan. At ito tayo sa hubs. Ang hubs niya ay Solon. Ayan, si Solon Husak. Made from aluminum alloy. Ball bearing type. Kitang-kita mga Kerp. Rubber kasi yung cover dito. Ayan, ball bearing yan. Quick release. Ayan, syempre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating Solon aluminum hubs. Quick release ball bearing. Ayan, kompleto mga Kerp ha. Baka lang ating spokes. Aluminum double wall alloy na rims na may sticker na pine wood. Ito mga Kerp, medyo mahirap lang basahin. Made from 6061 aluminum alloy. At ang gulong natin ay tan wall ba to? Na ang tatak ay Innova Pro. Ito yung gulong na nagko-crossfit. Ang lakas na ito. Na ang size ay 29 by 2.25. Yung gulong nito mga Kerp, sarap sa kalsada nito. Ang liliit ng knobs. Ganito yung hinahanap kong gulong para sa aking mountain bike. Kasi hindi naman ako nagbubundok. So tamang-tama ito mga Kerp. At syempre, ganun pa rin sa kabila. Innova Pro na crossfit. 29 by 2.25. Tan wall ba tawag dito mga Kerp? Nalilito na tayo sa tan wall saka sa gum wall eh. Ayan. At syempre, double wall aluminum alloy na rims na may sticker na pine wood. Bakal na spokes. 32 holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Na Solon aluminum hubs. Quick release ball bearing type. At dito tayo ngayon sa cogs. Ang smooth ng cogs. Ayan oh. 1, 2, 3, asawa ni Marie, araw, gabi. So, 9 speed. 9 speed ang ating cogs na 11 to 40 teeth. Ayan, laban na to mga Kerp. Na ang tatak, uy, sagmit. Oh, ang ganda ng ating cogs, sagmit. At ang ating RD, panalo.
Shimano Altus na long. Ang haba, mga carb. Kaya siguro to ng 50 teeth. Yan, ang haba, yun. O, di ba? Shimano Altus. Plastic ang ating tension pulley. Pati yung guide pulley natin is plastic. Yan, ang ganda, oh. Ang kadena natin, YBN na 9-speed. Uy, ang lagkit. May grease pa. At ang ating crankset is Hollowtech from Pinewood. 170mm. Made from alloy. At ang ating chainring is removable. Bakal yan, mga carb, na magnet ko kanina to. 34 teeth. Hollowtech, oh, may lapasukan, no? Pasukan lang. Wala siyang labasan. Yan. Diba? At ang ating seat clamp and made from aluminum alloy pa rin. Seat post aluminum alloy made by Pinewood. May konti siyang setback. 31.6 ang taba, 350mm ang haba. At ang ating pedal ay plastic. So matigas to, mga carb. Ayan, ang tigas nito. So bell bearing to. Matibay din naman to, mga carb. Nasa nag-aalaga lang yan. At ang ating upuan ay pine wood. Ayan. So ang tigas ng foam na manipis, na matulis. Tapos may hiwa rito. Ah, ito yung parang pamaypay na upuan. Ito, so medyo mataas to, hindi siya pababa, nakaangat siya. So mararamdaman mo to sa pisngi ng puwit mo. So mahihirapan kang umutot dito at umihi kasi walang singawan dito at walang daluyan dyan. So taas mo na lang yung puwit mo kung mauutot ka or maiihi ka. At ang ating stem ay 80mm. Ito yung kamao stem na binabanggit ko, mga carb. So kaya ako tinatawag na kamao stem, hindi mo siya pwedeng gawing positive kasi nakaganyan lang siya. Ayan, made from aluminum alloy na may tatak na pine wood. Ayan, at ang spacer natin, isang 10mm at isang 5mm na slam ang ating head cap. Ayan, na Neko. Ah, Neko pala ang ating headset. Ayan o. Oh. Ating handlebar, o oh, yung ganda ng handlebar, mga ka-erp. Nakasetback. Ang sarap nito sa long ride. Sana all nakasetback. 720mm ang haba ng ating handlebar. Made by Pinewood Aluminum Alloy. Tingnan natin. So, para siyang naka-low rise. Konting low rise lang naman. At syempre, panalo na naman. Shimano Hydraulic Brakes. Ayan, oh. O, panalo. Napakahirap maghanap ng Shimano MT200 ngayon. Ayan, by the way, Shimano MT200 ang ating hydraulic brakes. At ang ating shifter ay Shimano Altus. Na push and pull yan. Oh, push and pull. Ganda. Oy, may indicator siya, mga carb. 1, 3, 5, 7, 9. At ang grip niya, matigas. Ayan. So, madali mo siya matatanggal kasi may bolt on dito. So, ayan yung lock. Para madali mo siyang matanggal. End cap niya, rubber. Ito, mga carb. Ayan. At dito tayo ngayon. Sa kanyang rotor at kanyang caliper. Ang rotor niya at caliper ay post mount. Ito, nakikita natin, naka-post mount siya, no? Oh, Shimano MT200. At ang ating rotor, ay, ang ganda. Oh, pro na rotor. Ito yung tatak niya, mga car, oh, pro. 160mm na rotor na may tatak na pro. Sa kabila, ganun pa rin, naka-post mount. Ayan, tapos pro na 160mm na rotor. So, ang ganda ng frame, hindi nakaharang yung ating seat stay sa kanyang caliper. So, madali natin mababaklas yung caliper. Hindi kagaya ng ibang frame, nakadikit dito. So, ito silbi nung nakapabend dito. Kaya may pabend dyan para lumayo dito sa tornilyo ng ating caliper. Ayan, so ito yung kabila ng ating crank arm. Siyempre, yan, so palagay ko wala na ako na kalimutan dito. So sulyapan ulit natin, panalo mga carb to. Yan, magugulat kayo sa price mamaya. Thumbs up. So mga carb, yan ang ating bike check ng Pinewood Bayron. Again, nag-ship sila nationwide kahit saang part ka pa ng Pilipinas. Yan, kita nyo naman, Surigao. Surigao del Norte. So nagkakalaga ang Pinewood Bayron. Nakita nyo naman, buti na may inabutan tayong stock. Ng 15,900 pesos dito yan sa Madis Bike Shop. Take note, mga carb, may freebies to. Ayan, mamimili ka. Asan na ba? Ayun. Mamimili ka sa helmet. So, napakadaming helmet.
Ayan. Mayroon tayong Philbis na helmet. Siyempre, jersey. Battle cage. Chain guard. Saka ilaw, tail light para sa likuran. Ayan. So, napakarami mga carp. Panalo. Panalo ka na sa bike. Panalo ka pa sa freebies. Ayan. So, siyempre, dito yan sa Maddie's Bike Shop. Ayan. So, ilalagay ko sa description mga carp. Ayan, may mic tayo. Ang kanilang Facebook link, contact number, at meron na rin sila mga carp ng Google Map. So, ilalagay ko ang kanilang latest Google Map sa description ng video ito. Ayan. So, hanggang sa susunod na lang mga carp. Baka mapakanta pa ako rito. May hawak akong mic. So, kita-kits tayo sa susunod na video. Road to 12,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam. Bye-bye, Yush.